Nag-factory reset ka ba ng phone mo o kaya nag-reformat ka ng phone mo tapos nakalimutan mo mag-backup ng data? Paktay ka dyan, di mo na yan mababalik. Kaya sa part na to, kailangan mo na magpalim dun sa mga memories like photos, videos, na create mo dun sa phone na yon. De, joke lang. Kung yan yung problema mo ngayon at hindi mo na alam yung gagawin mo, nasa tamang video ka, kapare ko eh. Dahil itong mismong problem na to ay napakadali solusyonan gamit lang yung isang application na madalas kong ginagamit kapag nangyayari sa akin to. Yun lang naman, kapare ko, si iMyPhone Debug for iOS and Android. Yes, kapare ko, pwede nyo itong gamitin para sa inyong iOS and also Android device. Kaya halos lahat ng mga devices na meron kayo ay pwedeng-pwede nyo itong gamitin. So, unang-una nyo kinakailangan gawin, mga kapare ko, ay pumunta sa website na to. I-search nyo lang itong imyphone.com/download-center/. Or kaya i-click nyo na lang yung link dyan sa ating description. After that, mga kapare ko, dito, pipiliin nyo lang kung ano yung phone or yung unit na inyong i-backup or kukunin yung mga data na nawala nyo sa kanya. Meron tayo dito para sa Android, meron din tayo dito para sa PC, and also meron din tayo dito, kapare ko, para sa iOS. Yes, kapare ko, halos lahat ng devices is supported na nito. At meron na rin tayo dito para sa MacBook. Ngayon, kapare ko, once na nakapili na kayo, click nyo lang yung download and then just click install and then maggawa lang kayo ng account dyan and then tapos na tayo dyan. Ngayon, fast forward tayo sa nakagawa na tayo ng account at install yung app. Ganito naman yung siya gagamitin. Kinakailangan ninyong i-connect yung phone ninyo sa PC ninyo. And to do that, kinakailangan nyo lang kunin yung inyong mga charging cable at isaksak to sa inyong PC. Once connected na yung phone natin sa PC, lalabas tong notice ito. Kailangan nyo lang i-click yung file transfer or yung file in Android Auto. Click nyo lang yan and then support ito, pupunta tayo sa ating developers option para i-enable yung ating USB debugging. Kailangan kasi na naka-enable yung USB debugging para mapaganin natin yung function ng ating mismong data recovery para sa Android. Para naman sa mga iOS, kapare ko, usually may accept lang naman kayo dyan na particular settings at kinakailan nyo lang naman yun i-accept. Alam mo naman yan. Same lang din pala yung mechanics na ito sa Android at saka sa iPhone, magkaiba lang sila na permission na i-allow. So, once na-detected na yung device natin dun sa application, pwede na tayo lumipad sa PC at dun na tayo mag-start ng scan. Anyway, para matesting talaga yung effectivity na ito, magdi-delete ako ng photos at i-delete ko rin siya dun sa recent deleted photos. Common lang, yung mga konti lang. Tapos gagamitin natin yung dalawang function niya mamaya, yung quick scan at saka yung full scan. By the way, gusto ko lang linawin na pwede nyo rin itong gamitin sa mga photos na na-delete ninyo or kaya na-corrupt na nagpasa kayo sa device ninyo and then wala na kayong extra crappies or kaya may mga gusto lang kayong ibalik na photos sa gusto nyo i-recover, pwede yan gamit tong app na to. Now, after ninyo makonect yung phone ninyo dito sa PC at na-detect na siya dito sa application, meron tayong dalawang option dito to, quick scan and also full scan. So, dito sa video na to, unahin muna natin gamitin yung quick scan and then gamitin natin yung full scan mamaya. Sa quick scan kasi, mabilis lang siya mag-i-scan sa device ninyo and then usually, ang mga na-detect nito is yung mga photos na kaka-delete nyo lang in a specific time frame pero wala silang nilagay na range. Kaya mas maganda gamitin yung full scan if meron talaga kayong photo na matagal nyo na na-delete or kaya matagal yung na-corrupt para makita nyo agad. Pero yun nga lang, matagal siya, depende sa laman ng device ninyo. And speaking of patagal, after 5 minutes kapare ko, ay natapos yung quick scan sa akin. So nandito yung mga dinelete kong photo kanina, pero usually itong mga photos sa to, kapare ko, ay yung mga part na kung saan ito lang yung mga recent deleted. Kagaya ng sinabi ko, if meron na kayo na-delete na photo at matagal na yun, mas magandang gamitin yung full scan. Sa akin, 5 minuto lang inabot ng quick scan kasi konti pa lang naman yung laman ng aking Camon 20 Pro 5G pagdating dito sa mga photos and other files. So, as yun, sikitang kita dito yung mga dinelete kong file. Nandito pa yung copy ng Capstone project ko, yung resume ni girlfriend, yung audio recording, at saka yung mga common videos. So, ngayon, paano natin ito marirecover? Basic lang. Meron tayong option dito, para ko, i-recover siya dito sa device natin o dito sa PC mismo. Ngayon, support nito, i-recover ko siya dito sa PC natin para mapakita ito rin sa inyo na hindi sira yung mga files or yung mga pictures and photos after natin siyang i-backup. Then, click recover, kapare ko. Sa part na to, kapare ko, dadalhin agad kayo sa directory file na kung saan nandun yung mga na-backup yung data. And then, pwede nyo na siyang i-test kung yung bang mga data na yon is okay at working, playable ba yung mga videos, okay ba yung mga photos, hindi ba sira, hindi ba nag-crack, o yung mga audios ba na inyong ginawa or inyong ni-record noon is gumagana pa rin. So, dapat dyan sa part na yan, kinakailangan nyo siyang i-testing. At if lahat is okay na, good sa tayo, wala nang problema. Na-assurance sa akin lahat is working at gumagana naman. Kaya walang problem. Ngayon, gamitin naman natin yung full scan. So, select lang natin yung full scan dito tapos may lalabas sa ganito. Kinakailangan lang natin i-allow yung mga needed permission sa ating Android phone. Ganito yung lalabas, guys. Kinakailangan nyo lang i-allow lahat to, kapare ko. And then, after ninyong i-allow yan, pwede na natin simulan yung full scan. So, yung mga ina-allow nyo dito is binibigyan nyo lang sila ng permission para mapag-scan sa ating mismong device. After ninyong ma-allow lahat, click nyo lang yung next. Okay na yan, kapare ko.
And then, antayin nyo na lang yung kanyang pag-i-scan. Medyo matagal to, so fast forward ko na lang ng konti. So, after 30 minutes, kapare ko, natapos yung kanyang pulse scan and ito lahat nung laman niya. Nandito lahat, mga kapare ko, nandito yung mga contacts, nandito yung call history, nandito yung mga documents sa pinagdi-delete ko, at nandito rin yung mga text messages ng mga scammer sa akin. Haha, di joke lang. Pero ang nagustuhan ko dito is halos lahat ng photos, kapare ko, na nagkaroon dito sa device ko na dinelete ko before is nandito lahat. Ngayon, check natin kung tama nga ba yung mga photos. I-recover na natin to sa PC. Usually, inaabot ako ng 30 minutes para dun sa file loading, mga kapare ko. And then, as you can see, nandito na yung ating latest file recovery file. Nandito na sa kanyang directory file. And then, nandito na lahat. Mapa-audio, mapa-video, and also yung mga photos na tinutoy ko kanina. By the way, yung iba nga pala dito mga audios tsaka mga photos is galing na to sa PPSSPP game na dinownload ko dito kay Common 20 Pro 5G. May mga texture file kasi sila na kung saan nandun yung mga photos nila. Kaya ang dami ditong photos sa sama, 2,000 plus. Pero usually, ang tinake ko lang dyan na picture galing sa camera ko is around 50 to 68 or umabot lang siya ng 150 mga ganyan na photos. Pero itong mga nakikita nyo ngayon dito is just a common texture file na galing sa PPSSPP. At nagulat ako na hanggang ngayon kasama to sa kanila, which is nice. O, nandito rin yung mga videos na ginagamit ko before for my editing, yung mga common highlights na nakuha ko lang din sa Google. Nandito silang lahat. Ayan, mga kapare ko. Eh. And then, nandito rin yung mga common videos ko before, yung mga take pictures ko tsaka yung mga dinelete ko noon nung after ko gawin yung ating mismong review sa Common 20 Pro 5G. By the way, bago magtapos yung video natin, gusto ko lang din sabihin sa inyo yung iba niyang functions. So, usually hindi lang itong recover phone data yung meron sa kanya. Meron din siyang recover data from Google Drive. Meron din siyang recover data from history records. So, kung meron kayong mga history records sa ano nyo, phone niyo, pwede niyong i-recover dyan. Dito yung isa sa pinakamaganda, yung recover data from broken phone. Pero dito ay supported lang siya for Samsung phone only. Yan, pang Samsung lang. Hindi siya gagana sa'yo, kapare ko, kung hindi ka naka-Samsung phone. Pero the rest ng mga function na meron dito sa app ay gagana sa'yo kahit na anong Android phone ka. Anyway, kung gusto nyo nga pala itong gamitin, nilalike yung link sa description. Pero by the way, meron nga pala siyang dalawang side or dalawang version. Meron siyang free version and also meron siyang paid version. Kung mag-a-avail kayo ng paid version, halos lahat ng mga files sa pinakita ko kanina is pwede nyong ma-recover. Pero kung yung free version lang yung inyong i-avail, eh common file lang yung pwede nyong i-recover and also pwede nyong i-download. So limited lang. So anyway, lalike ko na lang yung link dyan and also yung promo link para sa inyo. Kung gusto nyo siyang i-avail, ilalike yung link niya sa description. Anyway, maraming salamat. Yun lang. Peace.